tayo sa may Bikutan. So as you can see, marami talaga with bike lane. Given na traffic naman talaga dito sa Bikutan, ito na yun. So ito yung, hindi ko naman to motor may pinakiusapan lang naman ako para dalhin tong mismong motor sa Motorcycle City Las Piñas. And since first time ko makapunta doon, ito lang ang dadalhin ko para at least maano ko siya, matest ko siya. So di na ako nakapag intro doon sa bahay, dito na ako nag intro sa may Bikutan kasi syempre kailangan ko pa siyang ipagas tulad ng sabi ng may-ari. Pagas ko siya, so pinagas ko muna kasi ito na Bikutan na. Putik. Yun lang, nag-install siya. Madali siya mag-install. Kailangan talagang talagang kailangan pantayan siya sa clutch turn left nga sa West Service Road. Ito naman talagang punta ko. Smooth ng handling niya. Mainit nga lang sa binti. Hindi naman sa tipong gusto ko siyang i-document hanggang doon sa Santo. Sa Motorcycle City. Iano ko pa muna siya. Service Road. Expressway yun, kumunti ka lang kung kumaliwa. Okay, so e-service road naman tayo. Pero dahan-dahan lang. Let's go. Pero sa akin lang din, parang normal yung tagtag niya. Mas matagtag yung yung sniper ko. Sa tagal naman nun, bagong repack na yung harap nun ha, mind you that. Tapos yung sa likod, na-adjust ko yung compression rate niya kung sakali mang kailangan. Pero madalas, halos wala nang nagbabago dun sa niya, itagtag niya sa harap eh. Parang lately, naano ko siya. Pero, I mean, paano naano? Paano ba yun? Tagtag na tagtag pa rin ako dun sa mismong front shocks ko kasi yung nangyari nga, di ba, sa San Fabian. Pero so far, naiuwi ko siya dito sa Taguig ng maayos. Thank God nga, wala masyadong nangyari sa amin na wala namang napilayan or nasugatan sa amin eh. So yun yung pinapasalamat ko na walang malubhang nangyari sa amin. And at the same time, maayos kaming nakauwi. Ingat-ingat na lang tayong lahat sa mga biyahe natin kung sakali mang kayo ay maglo-long ride din. So ito ngayon, Rouser NS200. Ganda nga ng niya eh, ng response niya eh. Yung throttle response niya. Walang problema eh. Ang ganda nga eh. Yung mismo acceleration niya. Gusto ko rin. 200cc kasi. Pero so far. So far para sa akin. Para sa akin lang. Kung solo rider ka. Okay siya. Okay siya kung sa alright. Pero kung may OBR ka. For sure. May posibilidad na may discomfort din sa kanya kasi syempre hindi
sport type road, sport type yung ano niya, yung suspension niya sa harapan lakod. Parang ganito dito, nararamdaman ko yung mga ano, yung mga lubak-lubak sa kalsada. Oh, grabe yung vibration. Surprise, ano, mainit siya sa hita. Pag arangkada, okay siya. Tsaka hindi ko to gas, sorry naman. Pero totoo lang, maganda siya. Anyways, ang isang bagay lang na ano na gagawin natin ngayon is ipa-PMS tong mismong motor dun sa Motorcycle City, kasi dun ito nabili eh. Kaya dadalhin ko siya dun upang sa ganun mapa-PMS na siya. Kasi syempre, nasa within 1 year pa naman siya eh. Kaya papa-ano natin siya, papa-PMS natin. Tulad nung sabi nung may-ari. Eh kasi may pinuntahan yung may-ari, kaya nakisuyo. Well, at least we get to experience yung mismong ano, yung mismong raw power ng ano, ng NS200. Pero hanggang dyan na lang muna tayo. So instant transmission na lang tayo dun sa may ano, sa may Las Piñas, ha? Sa may Sapote pala. Sapote or Las Piñas na lang. Ewan ko, basta bahala na kung saan naman ako mag-instant teleport, ha? Bye-bye. Okay, so Alabang Zapote Road na tayo, papuntang, saan ba yun? Motorcycle City. So tingin ko malapit na rin tayo, kaya i-ano na natin dito. Ang tagal ko nang iniisip kanina pa, kaya ako tahimik mula kanina pa. Iniisip ko, ano nga pa yung pangalan ng ano na Executive Village na yun dito sa Alabang. Ah, basta yun na yun. So going back, dadiretso na tayo ng Motorcycle City, which is technically isa sa mga ano malaking dealership ng motor dito sa Pilipinas. Hindi lang mismo dito sa Las Piñas. However, marami silang ibang branches pa. So kung ako sa inyo, inquire na kayo sa kanila kung anong trip nyo na big bike or mga ano, underbone, maybe scooters, ganyan. Meron sila dyan. Awit sa akin, no? Bike lane pa talaga ako dumaan. Ito lang yung gustong ano, pairalin dito. So, yun nga pala guys, kapag oras na dito kayo dadaan sa may Alabang Zapote Road, be mindful and be defensive, kasi ang daming sasakyan and ang dami din mga taong patawid-tawid. Kaya para sa ganun, iwas aksidente tayo, iwas diskrasya. Be mindful, be defensive, and at the same time, ingat-ingat lang sa ano, sa pagmamaneho. Huwag yung bara-bara. May Batangas Lomi din pala dito. Hindi ko kasi talaga kabisado tong ano, motor na to. Pasensya niya na ako. Okay, meron dito at ano, grabe yung traffic dito sa part na to. Oh? 150 meters na lang pala. Salamat Google Maps. Hindi naman pala ganun kalayo ang Motorcycle City. So malapit lang pala siya dito sa SM South Mall. Okay, so dito na pala tayo. Dito na pala yung Motorcycle City. Tignan nga natin kung ano yung ano nila, offerings. Okay. So, yun na natin. 50,000 pesos worth of 01 Moto products. Okay. Saan po magpapa-PMS? Saan po pa-PMS, kuya? Hindi ako, ano, pinasuyo lang sa akin yung motor. Oh, first time ko dito. Literal. So, ito na tayo. Nandito na tayo sa loob ng Motorcycle City. And makikita nyo, ang dami nilang choices ng motor. Meron silang scooter, tsaka mga big bikes. Parang mid-size na bikes. Meron nga sila dyan, kitang-kita nyo, versus 650. Eto ngayon, nandito tayo sa second floor.
hindi ito yung ZH2 nila na naka-display. So, yan na lang muna ang ano natin habang hinihintay natin yung mismo motor na pina-PMS natin. A few moments later. Okay. So, salamat Motorcycle City. Kaya ito na yung motor ni yung ano nung nagpasuyo sa akin. Ito na yung motor niya. Ito na yung motor nung nagpasuyo sa akin. So, ba't may chihuahua dun? Ang taba ng chihuahua. Pero usog. Eto. So, naka-under na yan. Pinapainit ko na lang yung makina. And babalik na tayo ng Taguig. So, dito ulit tayo. Ito pa rin naman tayo sa Atabang Zapote. And gloves na lang para at least ano, safe. Let's go. Aha. Okay. Padaan na ako. Thank you. Okay. So since tapos na tayo sa pagpa-PMS ng ano ng motor. Pa-recording ba? Oo, nagre-record. So tulad na sabi ko, since tapos na tayo magpa ano PMS, iyan na lang natin yung mismong ano niya, yung performance niya kasi sa akin lang. Ang lakas ng preno niya sa likod at harap eh. Pag pinagsabay mo, talagang ramdam mo yung preno niya eh. Eh, maliban pa nga doon, yung gusto ko sa kanya is yung mismong sheer power ng makina niya na kung saan is when you accelerate, talagang hindi ka binibigyan ng bitin na power. Kahit na 200cc lang siya. And syempre, since hindi pa niya na, hindi pa ito na totally na, ano ba yun? Break-in. Hinahinay lang muna tayo kasi syempre, bilang respeto din doon sa may-ari. Kasi syempre, pinairang naman sa atin to sa saglit. Kasi pinasuyo lang. Kaya, enjoy na rin natin yung mismong feel niya kung ano ba talaga masasabi ko sa mismong motor na to. Kasi sa totoo lang, for me itong, ano, itong NS200 na to, eh, sabihin natin na maganda siyang pang beginner bike if you're wanting to go on a higher cc na type of bike. So sabihin natin, goal mo is makaroon ng 400cc. For me, okay na tong ano, okay na yung experience dito sa mismong ano na to, sa mismong NS200 na to. Para sa ganun, maano mo, magamay mo ang tamang paghandle sa mga 400cc na bike. Kunwari, sabihin natin na ikaw mismo eh gusto mong mag-jump from 200cc to 400cc. This is the best option that you can buy. At least pwede mo pa muna tong i-park lang sa bahay if in case na ayaw mo muna siyang gamitin. Kaya so I can say na kung ikaw mismo eh yung tipong tulad ko na gusto mong mag-jump kagad sa 400cc to 650cc, 900 or maybe 1000cc, well, it's a matter of ano, practicing yourself for the bigger ano challenges. Kasi syempre, mahirap na i-manage ang isang big bike eh. Kung kayo, paano lang kayo, pa auto-auto, yung well, mga scooter type na motor, I suggest na kumuha na kayo ng mga pang beginner na big bike, which is medium bikes na pina natin, parang ganito, or maybe yung mga ibang naka-clutch, which is either Raider, FI, mga yan, Sniper 155, ganyan, or yung ano GTR ng Honda na 150, yun yung mga pwedeng i-recommend para sa ganun, masanay kayo sa pagtimpla ng clutch on a small bike. Kung wala sa akin, nasanay na ako sa Sniper 155 sa clutch niya. Eh, parang nagagamit ko na rin yung mismong ano ko doon. Parang sabihin natin na, ano ba yun? Pag, hindi ko masabi kung paano, I can't say the word. However, kung ikaw nga mismo is to learn or ma-practice, parang ganun din yung mismong gusto kong iparating para ma-practice kayo. Kasi naman sa bibili kayo ng Click, bibili kayo ng ano NMAX, I have nothing against it. Pero syempre, if you want to move to a bigger CC bike, so ending nyo, magiging mga maxi scooter na ano,
Crystal, ganyan. So, at least, meron din kayo ng option. Pero kung sakaling mga trip nyo, mga sports bike, mga naked, I would rather have you, ano, choose a bike na may, ano, may clutch. Upang sa ganun, masanay kayo sa mga travels nyo. Ganun yun, diba? But then, always remember na safety always comes first. So, dapat, kailangan na well-versed ka sa safety procedures. Upang sa ganun, hindi ka, ano, hindi ka mahirapan. Pagdating ng panahon na kung saan is meron ka na nung pinapangarap mong bike. So, dito tayo, dediretso tayo ng North Gate ba yun? So, mag-North Gate tayo, magpapa West Service Road. De, East muna. East pala yung dito sa side na to. Tapos, West na pagdating ng ano, ng sukat. Sa akin lang, wala akong problema sa ano, sa NS200 kung sa suspension ang usapan. May pagkamatagtag siya, may vibrations, kasi tingin ko, hindi pa siya masyadong nagagamit at this point. Kasi, nasa 459 pa lang yung ano, yung odo niya. So, hindi pa siya masyadong tagtag or sabi natin laspag or banat sa ano sa mga rides. Baka yun nga yung ano yung isang bagay doon na pwede nating sabihin. But for this process, sabihin natin na ano pag ito mismo is sabihin natin nakapag nakalayo na rin sa mga around 200 kilometers or maybe sabihin natin makapunta to ng iba ng outside provinces ay okay, masasanay na siya. Ang hindi lang kasi akma sa kanya is wala siyang ABS. Actually may ABS to. May ABS to. Hindi ko kabisado eh, kaya medyo naalangan ako sa ano, sa dadaanan ko. So ito yung papunta na ang North Gate. Actually North Gate yata to eh. Ito yung kabilang entrance. Kasi yung kabisado kong entrance, yung dadaanan mo is Bellevue eh. Ayun. So hindi ko kabisado dito sa area na to. Wala tong hazard. Pero yan lang, wala siyang hazard. Hindi ko rin makita kung pang ilang gear na ako, ganyan. Kung sabihin natin na for starters, yes, maganda siya. Pero nasa inyo na rin kung trip nyo nga pa talaga ang isang rouser. Ganyan. Pero para sa akin, okay na rin naman siya. Masaya siyang gamitin. Eh, big bike feels na rin siya sa totoo lang. Kasi kung ano yung kinalapad ng ano, ng mga handlebar ng ano, ng mga big bike such as Dominar. Sabi natin Dominar kasi ito, Dominar is the closest thing to an NS200. Kaya kung ako lang din naman, kukumpare ko to sa pinakamalapit na ano, na motor or big bike, is ito yun. Yung mismong ano, yung mismong Dominar na ang sasabihin ko na ano, na i-compare ko sa kanya. Eh, ang ganda kasi ng ano, ng handling niya sa totoo lang. Hindi pa siya ganong nagagamit eh, sa totoo lang. Pero kahit pa paano, nakalabas ulit to sa ng ano, ng bahay. Kasi ilang buwan din siyang nasa bahay. Kaya ayun, di na namin ano, di na masyadong nagamit nung may-ari. So yun lang muna, nakisuyo lang naman sila sa akin. And ang saya niyang gamitin, seryoso. Lobat na ba? Oh, lobat na, putik. So ano, nandito na lang. Lobat na ako. Hindi naabot ng bahay. Maraming salamat. So hanggang sa susunod ulit. Super mga kong adventure. Namamatayan pa ako. Bye bye. Peace.